bawat subject. Dalawang beses ko kinukuha. Alam niyo, master ko siya. Kaya galit-galit sa akin magulang ko. Pero alam niyo po, nung nag-full-time ako dito, mas pinaril ko po siya. Kasi sabi ko sa sarili ko, pinagbalik ko yung pag-aaral ko, dapat may magandang mangyari sa akin. Tama? Kaya, ito po, next slide po. Ayan. Ayan, so, kaysa lang muna ito. So, nung ginawa ko po yung visa sineryoso ko, in just 1 year, nakabili po ako ng brand new na sasakyan. Napalakpakan nyo naman, di ba? Sino ba dito gusto ng pangarap na karoon ng kotse, taas ang kamay? Sino pangarap maging kotse? Transformers, no? Ayan po. So, ito po nangyari sa'yo, nagkaroon ng kotse. Alam mo, nagkaroon ng kotse, ang sarap pala ng pakiramdam. Kasi imagine mo, 22 years old, nagda-drive ng brand new na sasakyan. Di ba? Mas lalo ka magiging pogi. Diba? Kasi may sasakyan ka na. Kasi kahit wala kang itsura, kasi may sasakyan ka, pogi ka na eh. Pogi na sasakyan na, di ba? So, ayun. And then, sumunod na taon, second year pa lang po ako sa company, nakabili po ako ng pangalawang sasakyan po. Sige po. Ayan, second car po, sports car naman. Wow! Ayan, so, pangarap ng sasakyan ko, ito, SUV naman. At yung pang-apat ko na sasakyan, Ford Mustang. Wow! Ano ba, pag pumunta ko dito sa Hong Kong, dito mas ako nakakita ng mga magandang sasakyan, nakakalat ng sa kalsada. Alam mo, minatawa ko, lagi ako nagpapapicture. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng magandang sasakyan. Kasi bata pa lang ako, gusto-gusto ng magandang sasakyan eh. Kaya alam mo, sabi ko sa sarili ko, one day, magkakaroon din ako ng sports car. Yes! Kaya yun dahil sa magandang company po natin. Diba? So, guys, ito lang. Pinapakita ko po sa inyo ito, hindi para ipagmayakan. Pinapakita ko yan para ma-inspire ka din. Para ma-challenge ka din. Kasi sabi ko, sino ba naman ako para magkaroon ng ganitong sasakyan? Eh, hindi naman po ako nakagraduate ng college. Hindi naman po ako matalino. Mahihiyain ako. Hindi nga ako magaling mag-English eh. Diba? Limited edition ng English ko. Diba? Pero hindi naman ako kuha dito yung galing. Diba? Importante, nasa magandang company tayo. At the same time, diba? Ikaw mismo, willing kang kunin yung mga pangarap mo. Hindi naman ang importante. Nakuha, no? Yes! Diba? So, syempre, hindi lang naman mga sasakyan yung nabili ko dito. Diba? Nakabili rin po ako ng sarili ko, house and lot. Sino dito pangarap magkaroon ng house and lot? Yes, syempre pangarap naman po natin lahat. Alam niyo po, nung nagkaroon po ako ng house and lot na to, may kaibigan po ako engineer. Alam mo, sabi niya sa akin, Mark, ang swerte mo naman. Sabi, bakit naman? Sabi niya sa akin, kasi nagkaroon ka ng maganda dami mo sasakyan, tapos may house and lot ka, eh hindi naman lahat na nagtatrabaho, may sariling bayad lupa eh. Hindi naman lahat ng nag-a-abroad may house and lot eh. Yes. Hindi lahat ng professionals may sariling house and lot. Ama, pero ikaw nagkaroon ka, sabi ko, oh, nga, kasi swerte ko talaga, napaka-bless ko talaga kasi nasa AIM Global po tayo. Ama, yung dating pangarap ko lang, ibibigay po talaga. So again, pinapakita ko po hindi para ipagmayabang, kundi para ma-inspire ka din. Kasi naniniwala ko, kung nagawa ko, kayang-kaya mo rin. Yes! Pero naniniwala ka ba? Yes! Okay, next slide po. And siyempre, hindi lang naman po mga matagal na bagay yung na-enjoy ko dito. Alam niyo po, dito ko na-experience mag-travel sa iba't ibang bansa. So, I've been to 18 countries na. Ganon kadami. Hong Kong, hindi ko naman bilang kung ilang beses ako nakapunta dito. More than 12 times na. Sobrang dami na. Diba? Kasi yearly, nasa Hong Kong. Last year nga lang, 2 beses ako nang Hong Kong eh. Diba? Sa iyo naman, Hong Kong eh. This year, may mga Hong Kong travel pa po tayo. So, ito po yung mga lumagpas ko. Ayan. Ito po yung mga country na napuntahan ko. Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, China, Singapore, Korea, Japan. Ayan, next po. Ayan, nakapunta rin po ako sa Europe. Sino pangarap ako na Europe? Ayan, alam niyo po. Nakapunta po ako sa Italy, Greece, Switzerland, tsaka sa France. Grabe po. Lalo na sa Greece. Grabe, ang gaganda at ang gagwapo ng mga tao doon. Ultimo yung mga tambay sa labas sa basketball, ang gagwapo. Walang pa na pati mga artista natin sa Pilipinas. Yung sa hotel namin, yung mga naglilinis sa babae, ang gaganda. Diba? Yung driver namin, pati si Derek Ramsey. Driver namin, ang gagwapo, gaganda. Kapag nakakita ka nga ng iba yung
Bakit Pilipino? Joke lang, joke lang. Araw lang, abaya. Pilipino ka na. Joke lang. Grabe, ang gagwapo, ang gaganda. Nabasa, kaya na-enjoy po namin sa iyo. Kasi sarap po maglakad-lakad. Kahit sa area to, pwede ka mag-picture-picture eh. Di ba? Tapos nakapunta rin po ako ng Maldives. Alam niyo po, pangarap po itong Maldives. Maraming mga sikat na artista dito nag-honeymoon. Tama mali? Yes! Nag-ano po kami dito, shark feeding. Nagpapakain po kami ng mga, ano dito, shark. Lalaki po ganda, no? Nagpapakain po kami. Diba? So, libre rin po lahat yan. Dubai, diba? Nakapunta kami sa Desert Safari, sumakay ng camel. Tapos, Indonesia, Bali, Vietnam, tsaka Amerika. Alam niyo po, no, nakapunta po kami ng Amerika bago mag-pandemic din eh. December 2019, bago mag-pandemic, grabe ang sarap po. Alam mo, ang dami pong mga Pilipino doon na sinasabi sa amin na, uy, dito rin pa kayo nagtatrabaho? Sabi, hindi po eh. Oh, nandito kayo sa ano, Venetian Hotel sa Las Vegas. Sabi, yes po, libre lang po yan. Sagot ng company, ha? Libre lang? Eh kami nga, ilang years na nagtatrabaho na para makaipon, para makapag-travel dito eh. Imagine mo, nasa Amerika na sila, maganda na sweldo, pero hindi sila makapag-travel. Una, busy. Pangalawa, mahal. Kasi patatrabi nila, padala na sa Pilipinas, tama ba? Diba? So sa amin, enjoy na yun, ano na, higit na higit sila kasi kami nag-enjoy. Diba, mga bata pa kami nagtatravel, at the same time, libre. Kaya higit na higit po sila. Eh nakakatuwa, ngayong taon po, pupunta naman po kami sa Amerika, libre na naman. Sagot na naman. Kaya guys, bakit po ito kinukwento? Bakit po kinukwento? Simple lang. Kasi dapat mangarap ka na pupunta ka sa abroad, hindi lagi yung nagtatrabaho. Kasi ako naniniwala ko, mas ma-appreciate mo ang isang lugar kung pupunta ka doon hindi para mag-work. Kundi pupunta ka doon para mamasyal. Ama? So ba't po kinukwento to? Kasi ngayon, enjoyin mo yan ngayon na nagtatrabaho ka. Kasi tandaan mo ito, kapag hinataw mo at sineryoso mo itong business natin, darating ang time, ang Hong Kong, sinasama mo na lang pamilya mo kasi namamasyal na lang. Yes! Masarap ba yung ganon? Pangarap yan! Namamasyal ka na lang, yun po yung masarap na dinadala mo na lang po yung pamilya mo pa-travel, travel na lang. Okay? So next. Ayan, so guys, pakita ko lang sa inyo to. Sabi ko sa inyo kanina, mahiyain ako. Hindi ako magaling magsalita, hindi ako matalino sa school. Pero imagine mo, dahil sa negosyo mo, dito muna yung personality ko sobrang na-develop. Diba? Kasi sino mag-aakala na yung mahihain na katulad ko magsasalita sa harap ng libu-libong tao, 16,000 people na sa loob ng Boa Arena. Diba? Huwag may mga kaibigan na ako, pinapatid ko ng seminar, hindi makapaniwala, si Mark ba talaga yan? Ganito mo magsalita. Eh, alam niyo po, sa school nga lang, pag recitation, hindi ako nagre-recite. Pag nakaupo nga ako, pag tinatawag ng teacher ko, ulang na lang, talaga mo. Ulang ako matawag ng teacher, di ba? Pag nag-check ng attendance, katabi ako lagi ng basurahan eh. Pag nag-check ng attendance, naman ang nakagad ako eh. Nag-ating classes ko ako. Pag reporting, ako nagre-report. Diba kasi nga, mahihain ako. Naging SK chairman ako sa lugar namin, hindi ko alam kung paano ko nanalo. Siguro bumoto sa akin, puro bangka at saka babae. Manalo ko, di ba? Pero alam nyo, naalala ko nung sasalita ako sa rap, siyempre, SK chairman, bago magpapay project kami, mga dance contest, paligan, basketball, magsasalita muna si chairman, di ba? Ang dami kong script, sinulat na naman ako ng kaibigan ko. Sinaulo ko na, memorize na yan, ha? Pagdating sa harap, nanami-mental block na ako. Sabi ko na lang, magandang gabi sa inyo lahat. Happy Fiesta! Yun na sabi ko kasi para na ako mahihig patay sa... Diba? Baka sabi naman, eh ba't ganyan ganyan ka na magsalita? Siyempre po, more than 15 years na ako dito. Alam ka naman, more than 15 years ka na, mahihayin ka pa rin. Nung tinawag ka, please welcome Mr. Mark, wala mo pang nakatawag. Mahihayin mo kasi ako eh. Alam ka naman, ganun ka pa rin. Siyempre lahat ng bagay, umutunan, tama? Para sa trabaho mo. Dati hindi ka naman magaling dyan, pero dahil paulit-ulit mong ginagawa, natuto ka na. Eto malupit. Sa Pilipinas, hindi ka nga nagmawalis eh. Hindi ka nga naglilinis eh. Pagdating dito, sipa ko eh. Tama o tama?